Sir Alner, kasi kanina pag ano, pagpunta ko dun sa may cross, parang nangingilabot ako dun eh. Ikaw ba sir, may nararamdaman ka rin ba? Oo, nung bago ako, pero sa ngayon wala na. Wala na. Normal na sa akin. Normal na lang. Nakakalabog talaga. May kumakalabog talaga sir? Oo. Ah, grabe. Dito tayo dito sa may loob ng Fort Santiago. So, ito nga po yung ano nga yung idol, no? Yung nakikita rin dito. May mga kababayan tayo dito na iilan na nagpupunta para siyempre pumasyal, kumuha ng picture, at siyempre mag-selfie-selfie together ng kanilang mga kaibigan or minamahal. So, andito po sa loob ng Fort Santiago. Napakaganda po ng tanawin. Tapos, parang buhay na buhay talaga yung paligid dito nga sa may loob ng Fort Santiago. Tingnan nyo naman, no? Yung mga kalapati na malaya na malaya dyan na parang naglalaro lang sila, oh. Yan. So, dito sa side ko, ganun din. Di ba? Napakaganda po ng loob ng Fort Santiago, mga kababayan. So, dito may mga ayan po, nakikita nyo, yung mga napipicture-picture. Siyempre, dito naman sa side ko. Parang ilan lang po dito yung tao sa ngayon. Pero siyempre po, samahan niyo po ako para libutin ito, yung loob ng Fort Santiago sa araw na ito, mga ka-idol. Ang ganda. Ang daming mga iba't ibang klase ng halaman. Talagang, yung mga halaman talaga yung nagbibigay ng kulay, no, sa bawat lugar na atin nakikita dito nga sa Maynilaan. Kasi, dahil sa kanila, parang nabubuhay yung paligid. Ako siyempre dyan, pag may simoy ng hangin, napaka-presko dahil nga sa tulong ng ating mga punong kahoy na talaga napakayabong. Ayan po, yung loob ng Fort Santiago, mga ka-idol. At hindi ko po para palalagpasin ito na ipakita sa inyo yung lahat na nandito ngayong araw na ito. Ito tayo konti. At siyempre, ayan, sa lahat na po ng mga sumusubaybay sa ating YouTube channel, maraming salamat sa walang sawa niyong pagtangkilik at siyempre pagsuporta sa lahat ng mga ginagawa kong update and video dito nga sa aking YouTube channel. Dami. Naganda. Tapos, kaya pala ang kalapati dito kasi meron pa dito sa loob, no? Na may talagang bahay-bahay sila. Ayan. Dito sila sa may loob ng Fort Santiago. Ang ganda ng lugar ng loob. Kaya, pag pumunta pa kayo dito sa loob, mga kabayan, no? Pag ikaw ay estudyante, basta dala-dala mo yung ID mo, 50 pesos yung entrance fee. Tapos pag hindi naman, 75 pesos sa lahat na yon. So dito may parang park. May park din dito sa side na to. Tapos doon ang pinakamaganda, no, mga kabayan. Puntahan natin yan. Ating ikutin. Ang ganda, oh. Yan, sarap tayo. Dito malalaman natin yung mga ilang history, no, sa loob ng Fort Santiago sa ating pag-ikot sa araw na ito. Sa pagdating sa lubungin ang ganda ng Manila.
Yan, dito tayo dun, mga ka-idol. At mukhang mas marami pa tayo doon makikita sa may loob sa area na yan. Fort Santiago, main fortress of the Mustabis by Miguel Lopez de Legazpi on the site of the former wooden fort Obraha Sulaiman in 1571, born during the siege of the Chinese pirate Len Fing Limahong 1574, reconstructed with local volcanic tuff adobe in 1590 to 1593. Citadel of the armies of four foreign powers. Ayan, in Spain, 1571 to 1898, Great Britain, 1762 through 1764, during the Seven Years' War. The United States, 1898 to 1946, and the Empire of Japan, 1942 through 1945, during the Second World War, declared a national shrine and a national monument in 1951, and as a National Cultural Treasure in 2014. So, hindi ko din mga idol. So, dito may sanitation din. Ayan. Para sa loob. At siyempre may mga paalala, no? Ayan. Observe social distancing and wear mask of at all times. So, may mga trash bin sa paligid nito. Ay, dito po maganda rin mga picture taking sa area na to. Ayan, gagaya po nakikita niyo, mga ka-idol. So ito po yung entrance dito sa loob. Ayan. Plaza de Armas. Wow, napakaganda, ano? Plaza de Armas pala ang tawag sa area na ito. So central plaza within the Fort Santiago used as open space for military drills, no? Marches and arms monument to si Rizal, national hero, martyr, erected on this site in 1953. So dito yan sa may Plaza de Armas, yung area na to nating pinupuntahan sa ngayon. Yan. Pag-aaklas ng Remyento ng Tayabas, nag-alsa mga miyembro ng Remyento ng Tayabas sa pamumuno ni Sargento Samaniego, pambigyan ng katarungan ng pagpatay ng mga Espanyol kay Apolinario de la Cruz at sa mga kasapi ng Cofrada de San Jose noong 1 to 4 November 1841, nilusob ang kutang Santiago sa tulong ng mga katutubong bantay. Sa loob nito, 20-21 Enero 1843, nasupil ng hukbong Espanyol. 21 Enero 1843, binitay si Sargento Samaniego at ang kanyang mga kasama sa Bagumbayan, ngayon Luneta, noong Enero 22, 1843. So ayan po, mga kabayan, yung mga history nating nalalaman dito nga sa may mga nangyari sa may Fort Santiago. Madin at bisitahin natin ang Manila, damang kapanatagan at pagmamahala. Ito'y bahagi ng aming tanging yaman, sa lugar na sagana sa kultura at kasaysayan. Tuloy po kayong magalak sa aming hinanda, sa pagdating sa lubunin ang hanggang ng Manila. Pagmasdan ang lungsod. Mga idol, kung sakaling inabutan kayo, no, meron dito mga restrooms sa gilid lang sa area na ito habang kayo ay namamasyal dito nga sa may Fort Santiago. So tuloy-tuloy na po tayo, mga ka-idol, natin itong ikutin ngayong araw at para maibahagi ko sa inyo yung kagandahan ng Fort Santiago sa loob nito. So, dito may mga guidelines, may QR, tapos Raha Sulaiman Theater, no?
constructed as a military barracks and as a cuarto escuela, a school for PT officers, 18th century, site of the chapel cell where Jose Rizal Hero Martir spent his final evening prior execution on December 30, 1896, destroyed during the Second World War, ruins converted to an outdoor theater known as the Raja Sulaiman Theater in 1967. So mga kaidol, pasukin na natin itong loob ha. So dito maganda rin yung viewing sa paligid. Ayan. Kung may mga kasama kayong mga mabubarkada, pamilya, no, maganda rin mag-picture taking dito sa loob. So pag pumasok ko dito, parang ma-feel mo yung ano, no, yung nagkaroon ng World War talaga, kasi nakikita mo, no, yung lugar na ito. Talagang may mga pinag-ano pa ng mga bala. Andyan pa, nakamark pa. Tapos, yun nga, yung mga sinabugan, no? Talagang ganito po pala, tagakaganda dito sa may loob ng Fort Santiago. Ayan. Tapos tayo mga kaidol. Ayan, tabi-tabi po ah. So, itong area na to, nakita ko dito si ating bayani, no? Si Dr. Jose Rizal. Ayan po siya. So dito siya ikinulong, mga ka-idol, bago siya i-execute doon nga sa luneta. Ayan po siya nakatalikod. So mamaya punta natin siya doon sa pinakaharapan para makita natin yung kanyang pinaka-itsura. So dito madamang-dama mo rito eh. Madadama mo rito yung parang pag pumasok ka sa area na to, yung presence ba na nung nagkaroon ng mga gyera, yung World War, no? Kasi nakikita mo yung lugar, grabe yung mga tama ng bala. Yan yung statue ni ating bayani. Ganda rito. Yan. Talagang mapifeel mo yung mga sa unang panahon, no, yung mga naganap. So atin itong tingnan, no, si Dr. Jose Rizal, yung ating bayani. Para makita niyo siya. Sa mga ka-idol, ito yung kanyang naging parang kulungan, yung area na to. So parang pagkaharap po siya ngayon, parang nararamdaman ko pa rin, no, yung mga kanyang paghihirap at bago siya shoot. Pero talagang mahal na bayani, Dr. Jose Rizal, talagang saludo po ako sa inyong katapangan nang dahil sa iyo talagang yung ating pong mahal na bansa ay ganito na ngayon kaganda. Kaya salute po talaga sa iyo, mahal na Dr. Jose Rizal. Postigo de la Nuestra Señora de Soledad. Poster news as access from Fort Santiago to the Pasig River. Lieutenant Governor Simon de Anda, leader of the Spanish resistance against the British occupation of Manila in 1762 to 1768 during the Seven Years' War, escaped through this postern after a siege of Intramuros by the British Army. So, ang dahil mo na lang dito mga kabayan, no, sa mga naging history. Uy! Nangilabot ako. Pumasok dito mga ka-idol. Tabi-tabi po. Grabe, lamig ng simoy ng hangin. Ayan. So may ano dito, may statue na Guardia Civil. Ano, katapot. So dito mga ka-idol, kung may kasama kang girlfriend or yung minamahal, yung asawa, siyempre mga barkada, yan, pwede mo silang dalhin dito at napaganda po ng tanawin sa area na to. Tanaw na tanaw mo dito yung ano, Jones Bridge. Tapos
yung ginagawa ngayon na tulay na yan, no, sa papuntang ano yan, Binondo. So ayan po, napakaganda ng lugar na dito, mga ka-idol, sa area na to. Talagang preskong presko yung hangin na ating malalanghap sa area to dito nga sa May Port Santiago. At tanaw na tanaw mo lahat kung may mga ginagawa man dyan. At syempre yung tubig, no, mga ka-idol, napakalinis. Ang sarap langhapin ng simoy ng hangin, mga kababayan. So tuloy pa tayo, mga ka-idol, sa area na to. Grabe, ang ganda pala sa loob na ito. Kaya lang, pag ikaw lang mag-isa, parang nakakatakot mag-ikot. parang meron akong ano, meron akong nararamdaman na kakaiba. Pero sige lang, at huwag na natin pansinin. At ako naman po ay humingi sa inyo ng paumanhin, no? Kung kayo po ay aking naaabala sa ngayon, no? Kung kayo ay aking nakakalampag. Grabe, ang ganda pala dito sa loob, mga ka-idol. Ah, mukhang dead, ano doon, mukhang dead end na, mga kababayan. So, gawin natin, doon lang tayo sa may kabila. Balik tayo doon. So, dito, pag, ano, yung 75 pesos mo sa entrance fee, sulit na sulit na pag ikaw ay pumasok sa loob ng Port Santiago. Kasi makikita mo yung kagandahan, no, sa lahat ng paligid. At syempre, yun, may malalaman ka pang history sa mga nakaraan ng dati nating mga nangyari dito nga sa may Pilipinas. Tsaka swaktong-swakto pag kayo ay may mga kasama na magbanding-banding sa area na to. Siyempre, meron din mga trash bin dyan para hindi magkalat. Balik tayo, mga ka-idol. Ito tayo. So ito yung pupuntahan natin, ano naman ito sa taas, atin na naman itong akyatin, mga kababayan, mga ka-idol. Pag dito ka, parang mararamdaman mo yung ano eh, yung para kang nasa ano ba, nasa panahon na yung mga nakaraan, mga nangyari. Nakikita mo kasi yung ano, yung tinan mo yung mga tama ng bala, tapos yung area, no, diba? Tapos talagang gustong-gusto ko talaga ipasyal kayo dito, mga ka-idol, ngayong araw na ito. Kaya sige, atin ang ikutin natin ito, mga kabayan. Aha, ano pa pang meron doon? Hagdan. Ito, ang kata sa hagdan. Dito daw, may nakakilabot daw dito ng mga experience eh. Kaya nanginginig na ako ngayon. Pero buti may makasama ko dito ngayon, mga ka-idol. So, syempre, pagpasok mo, ayan, may mga paalala dyan. So, the white cross. Ayan, the white cross. Pero basahin muna natin yung mga nakalagay dito. The white cross. Ayan. The 600 this decomposing corpses victims of atrocities during the Second World War discovered at the dungeons by liberation forces of the United States were buried in massy under this white marble cross. Hala, dito pala yun. Dito pala yun ng mga, ay nako, kaya pala mukhang nangilabot ako, pero pasensya na po ha, maabala ko kayo, mga ka-idol. Siyempre, in memory of the victims of at Port Santiago, on this site lay the mortal remains of approximately 600 Filipinos. Their bodies were found inside a nearby dungeon where victims of the atrocities perpetrated by the Japanese Imperial Force were imprisoned during the last days of February 1945. The memory of these unknown victims of Japanese atrocities will live forever in the hearts and minds of the Filipino people. Biro mo, no? 600 nating kababayan Pilipino yung na ano dyan sa ilalim. At kaya pala nangilabot ako rito. Pero ako po ay talagang saludo po sa inyo, sa inyong kabayanihan, mga kababayan, no? Mga ka-idol. Ayan, talagang idol ko kayo. So this cross marks the final resting the place of, basta tayo malapit. Ayan. This cross marks the final resting place of approximately 600 Filipinos and Americans who were victims of atrocities during the last days of February 1945. The appearance of their bodies suggested starvation and possible suffocation. They were found inside a nearby dungeon which had inner doors of massive iron bars and outer doors of iron plate on wood. So parang ano sila, na-stuck sila doon, na-suffocate,
So, dahil medyo malalim, no? Yung pinaglagyan sa kanila, ayan. Talagang yun ang kanila sinapit. Pero mga kababayan, saludo talaga ako sa inyo. Kaya bago ako umalis, sasalut muna ako sa inyo, mga kababayan. Proud Pinoy. Pero ayun po, tayo pa rin po mag-ikot-ikot dito nga sa paligid ng Intramuros. Ayan, dito yata yun naganap ang ka-idol. Dito yun, no? Kaya pala nangingilabot ako. Nangingilabot ako talaga. Ayan, basahin natin dito ang iba pa. Baluarte de Santa Barbara. First constructed as wooden platform at the mouth of the Pasig River 1593. Rebuilt in volcanic stuff. Adobe storage vaults and powder magazines 1599. Old storage vaults turned into the dungeons with a new storage facility. Constructed on higher ground 1715. Further fortified with the construction of the Falsa Braga Media Naranja, a semicircular platform at the riverside 18th century form. Spite of the preservation of Intramuros, which were declared as a national historical monument in 1951, then a national cultural treasure in 2014. So mga kabayan, kayo nang bahala mag-intindi sa mga binasa para tuloy-tuloy tayo sa ating ginagawang pag-ikot at paglilibot dito nga sa may Fort Santiago. Dito naman, the dungeons of Fort Santiago. Hala, ito na pala yun. Kaya pala nangingilabot ako. Built for storage of arms and gunpowder as part of the Baluarte de Santa Barbara, 1599 converted to a prison facility after the construction of a new powder magazine on higher ground. 1715-600, because decomposing corpse discovered inside by the United States Army during the liberation of Manila from the Japanese Imperial Force during the Second World War 1945. So ito na yung mga idol. Ayan. Parang pag bumaba ako rito na nafe-feel ko. Pasensya na po sa abala mga kababayan. Ako po ay talagang nagsadya lang po dito para maipakita ko sa ating mga kababayan din yung mga yun nga, yung kagandahan dito sa may Fort Santiago, siyempre pati na rin yung sa mga history about sa inyo. The dungeon shall remain closed until further notice. So, ayan po yung may notice sila. So, pero andun po yung parang picture, no? Hindi tayo pwedeng pumasok doon kasi nakasarado. Pero damang-dama ko dito yung parang... pero ako po ay humihingi, no? Ng paumanin sa aking pag-abala sa araw na to. At ako po ay talagang nagbibigay po sa inyo ng pagpupugay sa inyong ginawang kabayanihan, mga kababayan ko. So ito po yung dito, may picture pa rito mga ka-idol. Yan. Sige po, maraming salamat po, magandang araw. Ako po ay paalis na. Yan, ito yung dungeons, no? Parang pagpapasok ko tayo sa doon, parang nakakilabot, no? Pero ayun po, andun po sila natagpuan, no, ng mga Amerikano, mga ka-idol. So, tuloy-tuloy natin mga ka-idol, no? Tuloy-tuloy na tayo. Sabi. Nasuffocate sila dahil doon sila na-stuck sa loob na yun. So, dito, ayan, ito yun. Yung mga, parang dito sila kinulong, mga ka-idol. No? Ayan, no? Ayan. Para manabarhan sila. So dito may mga trash bin sa area na to kung kayo ay mamamasyal. Ayan. Ito yung dungeons. Napakalalim pala nito. Ayan, no? Napakalalim. So sana next pagbalik natin dito makapasok tayo sa loob para mas ma-feel natin, no, yung kanilang mga kumbaga mga nangyari, parang tayo din makapunta diyan para ma-feel natin. Pero hindi yung masuffocate. Ayan. So napakaganda ng area na to mga ka-idol. Ay, may mga guardia civil, no? Ganda ng tanawin dito, kitang-kita mo rin yung buong tanawin dito. Ayan, pag dito ka. Diba? Ayan, no? Kitang-kita mo rin yung buong paligid. So siyempre pag may kinakasama kayo, may minamahal kayo sa buhay, ayan, pwede mo dito dalhin para makapag-usap kayo ng maayos at masinsinan. Idol, tayo tayo sa taas dyan, ha? Ayan, hindi akitin. Para makakita pa tayo ng iba pang history.
Pero siyempre, panito sa tataas, babasahin muna natin yung mga nakalagay dito. Ayan. Do not sit or stand on the leads of the walls structures. Huwag mo po tumayo sa gilid ng mga pader o struktura. Oo. Ayan. Sa mga nagagambala ko po dyan, pagpaumanhin nyo po ang aking pagpasok sa inyong lugar. Ako po ay sumasaludo sa inyo. So dito mga ka-idol, kitang-kita mo ang ganda ng paligid, no? Sinasay taas tayo. Ayan. Wow, napapawaw ka talaga dito pang sa taas ka. Ato, may nakita tayo ditong Guardia Civil. Sir, magandang araw. Vlog ba kayo? Yes, sir. Vlogger? Yes, sir. Sir, matanong ko lang, sir. Anong pangalan mo, sir? Arnel. Arnel. Sir Arnel, ilan taong ka na ba dito, sir, sa Intramuros? Dito? 2 years. 2 years na. Oh, marami ng vlogger dito. Interview ako. Si Sir Arnel. Sir Arnel, kasi kanina, pag ano, pagpunta ko dun sa may cross, parang nangingilabot ako dun eh. Ikaw ba, sir, may nararamdaman ka rin ba? Oo, nung bago ako, pero sa ngayon, wala na. Wala na. Normal na sa akin. Normal na lang. Nakakalabog talaga. May kumakalabog talaga, sir? Oo. Ah, grabe. Sa kulungan ni Rizal. Dun sa kulungan ni Rizal, sir? Eh, sir, dito kasi, sir, di ba may mga, ano, yung mga 600 Pilipinos tayo dito, mga kabay? Oo, sa may dungeons nga. Oo, doon yun ako kayong 600. Hmm. Decompose na, halo-halo na. Na-discover ng mga American soldier yun. Ayun. Tapos yung mga kulungan doon na tatlo, yun ang butas na napakain sila. Ah. Tinatapon lang, sama-sama doon sila para mga baboy. Tinatapon lang, no? Tapos pinagpapatay yung mga Pilipino doon. Grabe, no? Kaya sa... Bilang 600 na matayan, 1,000 pa. 1,000 pa kasi, kumbaga yun na na-recover eh. Kasi sa World War to, panahon to dito, dito ang kuta talaga. Mm. Ang nakagawa ng mga tunnel na yan, mga Japanese. Mga Japanese. Tapos yung, siyempre iba-iba na nagsakop dati, Castilla, yan ang may mga dala siguro itong mga bato na to. Kasi hindi naman makikita yan dito eh. Mm-hmm. Grabe, nangilabot nga ako dun, sir, eh, pero... So, dito naganap yung Battle of Manila, yung White Cross. Dyan lagi si Yormi pupunta pagka anniversary ng Battle of Manila. Ah, dyan sa May Cross na yun. Yung sa White Cross. Dito nagaganap din yung Diray. Okay. So, Sir Arnel Palamosa, Palamosa, sir, no? Tama ba? Palamos? Palamos, Sir Arnel Palamos. Maraming salamat, sir, ha? Sa pagpapa-unlock. Idol, atin pang ikutin ang iba pang bahagi nitong Fort Santiago. So dito naman po, ayan, kung nakikita nyo yung green Bermuda grass na yan, ito naman yung golf course dito. Dito lahat, matatanaw mo lahat eh, pag nasa itaas ka ng area na ito. At si sir kanina, nakikita ko, nagkikwento, grabe. Pati ako nangingilabot, may mga kumukalampag-kalampag daw. Ang ganda sa lugar na to. Tayo uli ay bababa mga ka-idol para makita pa natin yung iba pang tanawin dito sa Fort Santiago. Ang sarap na upo dyan, sir, ha? Sarap na upo mo dyan. Sige, Sir Arnel, ha? Susunod uli. Sir Arnel, no? Nakausap natin Guardia Civil. Dito nga sa may Intramuros, sa may Fort Santiago. Yan, medyo maraming po dito nakikita ng anak masal, no? Kami, bigay kanina na ilan lang kami.
napakasaya mag-ikot dito sa may Fort Santiago. Ang dami mong malalaman tungkol sa mga history. Salo, papasok tayo pero bawal po yung video, picture lang. So Hadin at bisitahin natin ang Manila. Damang kapanatagan at pagmamahala. Ito ay bahagi ng aming tanging yaman, sa lugar na sagana, sa kultura at kasaysayan. Tuloy po kayo maghalak sa aming hinandang sa pagdating sa lubunin ang ganda ng Manila. Alright mga kaidol, nandiyan natatapos ang ating pag-iikot dito nga sa may Fort Santiago, kung saan sa Intramuros. At talagang nakita ko napakarami talaga ng ano, ng mga history pala dito na dapat yung malaman pag kayo ay pumunta rito. So syempre, isa na ako doon, no, sa namangha sa mga nakita ko sa loob. So syempre mga kaidol, maraming salamat talaga sa inyong walang sawang suporta sa aking YouTube channel, sa mga tumatangkilik diyan. Thank you very much talaga, at sana pagpalain pa kayo sa bawat araw, no, sa araw-araw na ating pamumuhay. So syempre, ito nga pala ulit si Daddy D, at thank you po talaga sa inyo mga kaidol, at sa susunod po na update dito nga sa aking YouTube channel. Paalam. Sa aming hinanda, sa pagdating sa lubungin ang ganda ng Manila.